Hi mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, good afternoon dito sa Cyprus. Good morning, good morning. Welcome back to my channel. As usual, this is Inday Chimimay po. At ngayon is almost 8 a.m. in the morning. Dito ako sa labas kumain ng almusal kasi natutulog pa sila. Hindi ako pwede magngalngal doon. Kape tayo. Kape. Ito yung almusal ko, kape at saka yung Romanian bread. Ito yung Romanian bread. Para siyang pizza, may karne. Either chicken or beef or laham or sheep meat ba. Thin crust siya. Sarap. Yung nagluto nito yung sister-in-law ni Madam. Yun. Siya yung nagluto nito. Sarap siya. Habang nag-aalmusal ako, sasagutin ko yung ang question ni Jenny Vitanio. Sister, magandang umaga sa iyo. Ang tanong mo sa akin, Jenny Vitanio, ang tanong mo sa akin kung bakit hindi ako pumuntang Hong Kong kasi malaki ang sweldo doon. Alam mo sis, nung umuwi ako sa Pilipinas galing Qatar after 2 years and 5 months, yung kaibigan ko na nandito sa bahay na to, which is ngayon na sa Malta, siya yung kumuha sa akin, bali direct hire ako dito papuntang Cyprus. Alam ko naman na ang bayad dito papuntang Cyprus is malaki. Ang placement fee ko papunta dito is 1,350 US dollars, which is hindi ko kakayanin, mga nasa 80,000 pesos. So ang sabi ko sa kaibigan ko na nandito, na kumuha sa akin, sabi ko hindi ko kaya mag-placement fee ng ganyan eh, halos parang nasa Hong Kong lang. Eh, ang bala ko sana nun, babalik ako sa amo ko sa Qatar kasi mabait yung mga amo ko doon eh. Chance ko na rin na makapunta ng Europe, kaya ginrab ko yung opportunity na makapunta dito sa Cyprus kahit halos parehos lang ng sweldo sa Middle East dito at saka sa Cyprus, pareho lang. Yung Hong Kong kasi malaki ang sweldo doon. Ang minimum is mga pinakamababa is 29,000 pataas. So alam ko talaga malaki ang ano sa Hong Kong ang sweldo. Pero hindi ako pumunta doon kasi wala akong pang placement fee na ganun kalaki. Which is halos kapareho lang ditong nasa Cyprus ang placement fee. Gindrab ko yung opportunity na to kasi binigyan ako ng amo namin dito ng salary deduction sa aking placement fee. Bali siya ang gumastos sa akin, 1,350 US dollars para lang makarating ako dito sa Cyprus kasi kinuha ako ng kaibigan ko na nagtatrabaho dito. So yun guys, ang dahilan kung bakit hindi ko pinili pumuntang Hong Kong na may mas malaking sweldo kisa sa Cyprus. Yan ang aking sagot kasi wala akong pang placement fee, pero dahil nagbigay ang amo ko dito ng placement fee para sa akin at nag-salary deduction ako. Yun, ginrab ko yung opportunity na yun, o diba? Hindi na ako naghanap ng pang placement fee papapunta dito kasi binayaran na niya. Tapos ang ginawa niya sa utang ko sa kanya, pag hindi ako mag-day off ng Sunday, yun lang yun. Hindi niya talaga kinakalta sa sweldo ko buwan-buwan. So nagsasahod talaga ako buwan-buwan dito ng 400 euro. Tapos pag Sunday, minsan may allowance kasi ang bigay dito, binibigyan niya ako 20 euro. Yun yung kinakaltas niya sa utang ko, which is very nice dahil after 1 year, nabayaran ko na siya lahat. Hindi doon binawas sa sweldo ko, kundi sa Sunday na nag-work ako or holiday na nag-work ako, yung bayad niya doon sa akin or allowance ko tuwing Sunday day off, doon niya inawas. Bali, hindi niya na ako binigyan ng pera pag Sunday, tapos inawas niya doon sa utang ko sa kanya hanggang nakatapos ako ng 1 year. Yeah, fully paid na ako sa kanya guys. So yan ang aking answer sa question mo, Sister Genevieve Tanyo. Thank you so much, sana nasagot ko yon. Maraming salamat.
Kung may mga katanungan pa kayo, sasagutin ko yan on my next video. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Enoyin ko muna itong pagkain ko kasi mag-start na ako work.